What a win para sa San Antonio Spurs kontra Utah Jazz. Coach Pop, nakuha na ang most all-time regular season wins by a head coach in NBA history. Sa tatlong quarters na nagdaan sa Spurs ay hirap talaga. Hindi makapag-execute ng maayos at dagdag pa ang luwag ng depensa ng Spurs kontra Jazz. Pero para hindi tuluyang mamaga ang lamang ng Utah, ay sinipagan ng Spurs ang opensa maging ang depensa. Pagpasok ng fourth quarter, isang emotional Spurs ang ating nasaksihan at biglang pumalig ang tadhana sa Spurs, lalo na ang apat na sunod-sunod na crucial jumpers ni DeJounte Murray na unti-unting pumatay sa Jazz. Dagdag pa dito ang mga crucial free throws, maging ang big rebound ni Keldon Johnson sa last drop ng game. Nakuha ng Spurs ang panalo, 104-102. Tignan natin ang stats ng Spurs sa larong ito. Keldon Johnson, 13 points, 10 rebounds, 1 steal. Jakob Poeltl, 15 points, 11 rebounds, 1 assist, 2 blocks. Double-double si Jakob Poeltl. DeJounte Murray, 27 big points, 4 assists, 9 rebounds, at 5 steal. Josh Richardson, 11 points, 4 rebounds, 3 assists, 1 steal. Devin Vassell, 8 points, 1 assist, 7 rebounds, at 1 block. Zach Collins, 15 points, 5 rebounds, 3 assists, 1 block. So sa larong ito, naasahan natin si Zach Collins offensively. Joey Scamp, 0 points. Jack Landale, 3 rebounds. Trey Jones, 4 points, 3 rebounds, at 1 steal. Lonnie Walker IV, 11 points, 2 assists, 2 rebounds. Samahan pa ng 1 steal at 1 block. Bad news, walang pulso ang Spurs ngayon sa 3 dahil naka 20% lamang sila sa ballgame na ito. Isa pa, bumagsak ang Spurs sa assist department with only 15 dahil siguro nag 1-man game ang Spurs sa second half. Good news naman ay ang 54 rebounds ng San Antonio at 14 dyan ay offensive boards. Nakapagtala din ang Spurs ng 9 steals at 6 blocks na tingin ko isa sa key factors kaya nakuha ng Spurs ang momentum. Overall game, napaka-historical ng game na ito. Super classic at nakakakaba. Parang championship ang atmosphere to the point na pigil hiningang aantayin mo ang mga susunod na mangyayari. Kudos sa mga assistant coach ng San Antonio Spurs na in coordination at very active para maging kasangga ni Coach Pop sa pagtahi at pagdisenyo ng mga plays. Grabe din ang nilaro ni Josh Richardson sa opensa, depensa, maging sa leadership. At grabe ang sipag ng Mamang Tolumaro. At pasok din ang laruan nito sa crunch time dahil nga sa veterano na ito. Monster na naman ang nilaro ni DeJounte Murray with 27 points, 9 rebounds, 4 assists, at 5 steals. Sabi pa nga ni Uncle Decaps, TJ saved my life with the shot. Well, totoo yan. Dahil sa apat na sunod-sunod na crucial jumpers ang naipasok nito. Pinatunayan lang niya ang kanyang MVP blood sa larong ito. Para sa akin, bumalik yung dating atmosphere ng Spurs kapag pag-uusapan na crunch time. Super solid ng fourth quarter ng San Antonio Spurs na para bang game 7 ang datingan. Lahat ng tao nakatayo. Nagsisigawan ng defense, pati ang bench. Grabe din ang pag-cheer as well as coaching staffs na talagang trumabaho with Pop to bag this game. Congratulations kay Coach Pop. Maging ako, naiyak ako sa saya. Lalo na nang mag-group hug ang mga players with Pop na parang more than a championship title ang naipanalo nila. Iba ang feeling at nakaka-proud. Ang na-achieve ni Coach Pop sa pagkakataong ito ay solid. Hindi basta-basta mabe-break ng sino mang coach sa NBA. Bukas ay haharapin ng Spurs ang Indiana Pacers 9 AM Philippine Time. That's all for today. Maraming salamat po and see you sa next episode. Before we go home, we got to celebrate most wins by a coach in NBA history. Coach Pop, you deserve it. And we all love you, man. We're glad we're here to be able to enjoy this moment with you. Thank you, man. Yeah. Yeah.
on three. One, two, three. Oh! Yeah! 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 Yeah!